Yes, good day sa inyo mga sir, mga ka-fishing. I-share ko lang yung mga naging upgrades ko na dito sa aking Gekka Virgin 2023 acquired last December 2023. So, ang nakaspool dito ay Gosen na 0.5, 2.5 pounds. So, unang-una, nilagay ko dito, binilhan ko ng reel stand. Ayan, Gumexus 2 Plus sa Shopee. Binilhan ko din ng double handle, pero hindi ko gusto yung stock na handle anab. Itong nab na ito, parang nalalakihan ako, so nilagay ko na lang dito sa legalis. So ang kinalabasan, ginamit ko yung stock na handle, tapos binilhan ko nitong black red na nab sa EK Fan sa Shopee pa rin. Yan. Dito naman, ayan yung nasa, teka lang. Itong part na to, may spacer dyan na puti, plastic. Hindi ko alam kung anong material yun, pero ito siya. Kasama itong maliit na spacer, 7 by 11 by 2.5 ito. So 0.5 itong maliit na spacer. Itong bearing ay 7 by 11 by 3 galing sa sirang Daiwa Fuego LT. So Daiwa bearing siya. Tapos dito sa loob ng spool may spacer pa din o bushing ito. Ang sukat naman ito ay 6 by 10 by 2.5. Pinalitan ko din kaso wala ako makitang 2.5 na thickness na bearing. 3 mm nakalagay. Pero pasok. At ito pa yung drag washer niya. Carbon. Medyo luag kasi custom made yan. Carbon drag washer ng Cast King Sharky 3. Tinorn ko lang para lumuang yung butas sa gitna. Mas better ang performance, mas smooth ang ikot ng spool. Siya yan. Ito yung bearing, yun yung stopper, nakalagay pa din. So hindi issue sa akin yung thickness na 0.5 mm na difference kasi lubog pa rin. Lubog pa rin naman, oh. So, yun lang mga naging upgrades ko. So, wala akong mahanap na sukat ng drag washer. Kasukat na drag washer. So, okay naman. Okay lang. Yan. Ang maganda lang dito nga yung tunog ng drag, malakas. Kumpara dito sa lumang mga models. Ay, isa pa.
may flow lang itong nabili kong ito. Maalog yung spool. Right. May konti siyang gewang ganyan. Konting-konti lang naman. Hindi nga lang makita siguro sa camera. Pero may gewang. Hindi kagaya nito, walang gewang. So yun lang, siguro ako lang yung naka-experience nito. Hindi naman ito mabubuksan basta-basta. Ang nakikita kong issue yung main shaft o kaya yung sa oscillation. Itong ganito. Baka umaalog sa dun sa stabilizing rod. Hindi natin alam. Pero minimal lang naman yung alog. Medyo nakakabother lang minsan. Kasi sa laki ng diferensya ng halaga nito, mas ano, walang alog to. So yun lang, not much. Wala masyadong, not flashy at all. Pero pag nahanapan ko ito ng maliit-liit na knob, gamitin ko ito. So yun lang. Salamat.